Nagmamadaling isinara ni Lena ang food container na baunan. Naroon siya sa lamesa at may kagat-kagat pang hiwa ng tinapay. Lena, late ka na. Heto. Isinakbit pa sa kanya ng ina ang isang malaking jug ng tubig. Napatagal po ako sa pag-aalmusal. Hindi naman kasi niya masisisi ang sarili. Sa sarap magluto ng kanyang nanay na kapampangan, iisipin mo talaga na nasa isang restaurant ka sa tuwing uupo sa mesa. Ito rin ang order ng mga kasamahan mo. Isinakbit nito sa kabilang braso niya ang mga tinda ng ginang. Sige ho, papasok na ho ako. Sige, mag-ingat ka. Kahit gustong tumakbo ni Lena ay hindi niya magawa. Masyadong mabigat ang katawan niya. Para! Sandali, pasakay po! Hinihingal na agad siya kahit bahagyang bilis lang nang paglakad ang ginawa niya palabas ng gate. Huminto naman ang isang tricycle. Naku, hindi ko alam kung malas ako o swerte. Sinilip ni Lena ang tricycle driver. Swerte, dahil isang biyahe lang to. Kaso malas, kasi pang 10 tao ang bigat. Pang-aasar ni JJ. Kapitbahay at kaibigan ng dalaga. Ah, ganon. Hiyang-hiya naman pala ako sa balat mo, JJ. Kung hindi ka nagsalita, iisipin ko na walang driver ang tricycle na to. Natawa ng malutong ang binata dahil sa sarkastikong pang-aasar ng kaibigan tungkol sa moreno niyang kulay. Ano, isasakay mo ba ako sa tricycle mo o hindi? Sakay na, pero doble to ha. Special kayo. Napangiti si Lena kasabay ng paghawi ng buhok sa tenga. Special girl? Kinikilig niyang tanong. Hindi. Special itchon. Negro? Hinampas niya muna ng bag ang tricycle ni JJ bago tuluyang pumasok. Nakangiti namang pinanood ng binata ang kaibigan. Hello? Nasaan ka na ba, Lena? Nagwawala na si sir dito, oh. Sumilip ang dalaga sa binabagtas na daan ang kanyang sinasakyan. Malapit na. Malapit na ring magunaw tong crack. Tukoy ng kaibigan na si Francine sa kumpanyang pinapasukan. Aliwin niyo muna. Malapit na ako. Tugon niya at kinagat pa ang huling piraso ng hopya na kaniyang dala. Nang huminto ang tricycle, natigilan sa pangguya si Lena. Pinakikiramdaman niya ang paligid. Bakit huminto? Bumaba si JJ. Flat. Buisit. Bulong niya. Hirap pa niyang inilabas ang may kalakihang katawan sa tricycle. Kasalanan mo to. Oh, bakit ako? Pakamot-kamot pa sa ulo ang kaibigan ng lapitan siya. Nagtanong ka pa talaga. Pinamewangan niya ang binata. Alam nga namang kasalanan kung hindi mo chinecheck tong gulong mo bago ka pumasada. Isa pa, pasahero ko at driver ka. Responsibilidad mo akong isakay dahil magbabayad ako ng tama. Inirapan na lang siya ni JJ at tumanaw sa malayo. Ihanap kita ng masasakyan. Aniya naman ito. Mayabang niyang inayos ang suot na bag. Hindi siya papatalo, lalo na kung nasa katwiran siya. Dahil obviously, wala naman siyang kasalanan sa pagka-flat ng gulong ng tricycle nito. Pasakay! Tumalon si JJ habang nakataas ang dalawang kamay. Isang jeep naman ang huminto. Hoy, tabi-tabi lang kung ayaw niyong matupi. Saad ng binata nang sumilip sa loob kung nasaan ang mga pasahero. Awang ang labi ng mga nasa loob ng jeep nang umakyat si Lena. Natawa pa si JJ nang ipagsiksikan nito ang sarili sa unang pwesto. Isinunod itulak ng kaibigan ang mga gamit niyang dala. Larga na! Hinampas pa nito ang likod ng jeep. Nawa ay hindi kayo maflatan. Pang-aasar nito, sabay suliyap kay Lena. Dahil masikip ay hirap na hirap siyang kunin ang cellphone na tumutunog. Oo, eto na. Nasa Marcos Highway na ako. Sabi ko sa inyo, aliwin niyo muna si sir. I-pick abo niyo o kaya naman sayawan niyo. Mag-tour kayo sa harap niya. Oh, what kind of advice are those, Miss Lena? Natigilan ang dalaga. Napatingin din siya sa mga kapapasahero na pinanunood siya dahil sa lakas ng boses. Sir? Nanlalaki ang mga mata niyang sinulyapan ng cellphone.
Napapikit siya nang makita ang nakarehistrong pangalan sa screen. Sir Oli! You're a few minutes late, Miss Lena. Sorry, sir. Alam niyo naman ho ang traffic. Forever. Tapos hindi pa ako magkasya sa jeep. Is that my fault? Ang sabi ko mag-diet ka for your own benefit. And... Wait a minute, kaping mainit, sir. Huminto naman ang nasa kabilang linya. Mamaya nyo na yun ituloy. Mute muna. Ipagpatuloy nyo na lang yan mamaya pag magkaharap na tayo. Bye! Mabilis na ibinaba ni Lena ang cellphone. Manong, para! Huminto naman ang jeep. Excuse me. Aray! Aray! Daing na mga pasaherong natatamaan niya ng bag sa muka at natatapakan ng mga paa. Pasensya na, nagmamadali lang. Sa awa naman ng Diyos ay ligtas ang lahat ng pasaherong nadaanan niya. Sir! Sakto ang paglapit ni Lena sa kotse ng amo dahil bubuksan na nito ang sasakyan para umalis. Good morning, Sir Oli. Napahinga ang binata bago isinarado ang pinto at hinarap ang sekretarya. Pinunasan pa nito ang labing may natitirang bakas ng pagkain. Don't tell me hanggang sa public transportation kumakain ka. Usisa ng CEO at gwapong binata na may ari ng Central Real Estate Company kung saan siya nagtatrabaho bilang sekretarya. Eh ano naman po, sir? At saka wala pong kinalaman ng pagkain ko sa pagiging late ko, sir. Whatever. Muling binuksan ni Oli ang pinto at sumakay na ng kotse. Agad naman siyang sumunod. Alam ba nila na darating tayo sa building? Yes, Sir Oli. Pero wala pong tao ron bukod sa caretaker at sa guard. Alam naman po ni Mr. Cruz at binili na bibisita tayo. Good job. Tatangot-tangot si Oli habang binabasa ang hawak na dokumento. Kaya rin talaga hindi niya basta mabitawan ng sekretarya kahit madalas itong huli ay dahil sa husay nito sa trabaho. May kalidad kumbaga. Isa pa, matyaga. Yung tipong wala siyang iniintindi sa trabaho dahil pulido ng sekretarya. Napahinto ang binata sa pagpuri kay Lena sa isip. Nanunood sa ilong niyang mabangong amoy at nang lumingon ay bumagsak ang balikat niya. Ngumiti lang ang dalaga kay Oli. Inaamoy ko lang, sir. Baka panis na. At saka hindi po to sa akin. Pa-order ng ima ko. Baka gusto niyong umorder. No thanks. Strict ang diet ko. Hinagod ng tingin ni Lena ang matipunong katawan ng boss. Aaminin naman niya na very fit ang katawan nito. Maalaga rin ito sa kalusugan. Dahil guwapo, inaalagaan din ito ang pisikal na anyo. Why? Tanong ni Oli nang mahuling nakatingin ng sekretarya. Wala po, sir. Inirapan siya nito bago tumanaw sa bintana. Oo na. Pagdating ko rin sa office, ibibigay ko na yung mga order nyo. Makapagreklamo ka naman parang nagbabayad ka tuwing sahod. Oo na, sige na. Habang kasukasunod sa Lena ng binata ay kausap niya ang kasamahan sa cellphone tungkol sa mga order nitong pagkain. Miss Lena. Lumingon si Oli sa dalagang nakahinto. Matindi ang sikat ng araw at may hangin pa na nakakasakit sa mata dahil sa alikabok ng paligid. Coming, sir! Sige, sige na, bye! Basta na lamang niyang inilusot yon sa loob ng bag. Good morning, sir, ma'am. Magandang umaga rin po. We're from Central Real Estate Company. This is Mr. Oli Ramirez, the Chief Executive Officer. Formal na pakilala niya sa boss sa caretaker. At ako naman po si Lena, ang sekretary niya. Yes po, ma'am at sir. Inaasahan ko na po kayo. Sabay silang tumango. Tiningala ni Oli ang limang palapag na abandonadong building. Dati raw itong construction material factory hanggang sa mabankrupt ang may-ari. Nandito sila para kilatisin at inspeksyonin ito. Malaki ang potensyal nito para maging isang residential building. Ang kaso ho, hindi ko na kayo masasamahan sa loob. May emergency po. Pero darating po yung guard para alalayan kayo. Naintindihan ho namin. Kami na hong bahala. Sa loob na lang ho namin hihintayin yung guard. Tugon ni Lena. Nagkatinginan sila ng amo. Nagtatanong ang mga mata nito at parang ayaw pang pumayag
na wala silang kasama sa loob. Don't worry sir, pinag-aralan ko na ang blueprint ng building na to. Mayabang na aniya ng dalaga. If that's the case, let's go. Binalingan niyang lalaking kaharap. Sige po Mr. Ramirez, ma'am, pumasok na po kayo sa loob. Ingat po kayo. Salamat ho, ingat din kayo. Magkasunod na sinundan ang tingin ni Lane at Oli, ang caretaker, hanggang sa magtagpo ang mga mata nilang dalawa. Bakit sir? Takot ba kayo sa multo? Tanong niya sa nanunuksong tono. What? Ako? Kinakabahang baliktanong ng binata nang hinila pa ang laylay ng suot-suot. Tayong dalawa lang sa building. Hindi ba ganito yung sa mga horror movie? Patuloy niya habang nilalapit ang muka. Nang biglang itulak ni Oli ang noo niya palayo. Stop it, Lena. It's not funny. Let's start the inspection para makabalik tayo sa company agad. Naiinis siyang tinalikuran nito. Napailing na lang siya bago marahang tiningala ang abandonadong building. Talagang medyo may kalumaan ang itsura nito hanggang sa mapatingin siya sa paligid. Malayo rin ito sa kalsada. Ganun na rin sa mga kabahayan sa ibaba. Sinundan ni Lena ang amo. Nagsimula silang mag-inspeksyon. Sir, 2 taon lang halos ang building na to. Yung may-ari, nalulong sa sugal, kaya na-bankrupt ang kumpanya. Kaya ngayon, pinagbibili niya na to. Tumango ang binata. Sa pagtansya niya sa kondisyon ng gusali, walang masyadong kailangang trabahuhin. Umakyat silang dalawa sa sementadong hagdan. Sandaling huminto si Oli. Kinapaka pa niya sa bulsang suot at suit ang cellphone. Ano yun, sir? Where's my phone? Ewan ko po sa inyo. Anong ewan? I told you to bring it nung bumaba tayo ng kotse. Hindi ko po narinig. Napapikit na lang ang binata at napahawak sa noo. Sige po, babalikan ko sa kotse. Huwag na, baka hindi pa nakakabalik si Mang Danilo. Oo nga pala. Sagot ng dalaga ng maalala na umalis ang matanda pagkatapos silang ihatid para magpagas. Kasalukuyan silang nasa harap ng malaking bintana. Tanaw nila ang malawak na paligid. Can I borrow your phone? Wait lang po. Nagmamadali niyang kinalikot sa bagang cellphone. Pinagmamasdan lang ni Oli ang sekretarya. Bakit kasi dala mo pa yung bag na yan? Imbis na yun ang iwan mo kesa sa cellphone ko. Sir, hindi ko basta-basta may iwan to, no? Aba, food is life kaya. Paano kung magutom ako sa pag-inspeksyon natin? Lagi ka namang gutom. Kinuha na nito ang inaabot niya. Jesus, Lena. You're running out of battery. Pigil na inis na wika ni Oli nang iabot ito pabalik. Hindi nga. Tumabi pa sa kaniyang dalagat sinilip ang hawak na cellphone. Nako, kasi tawag kayo ng tawag kanina. Nakalimutan ko tuloy mag-charge. Timping-timpi naman ang binata. May dala ka bang portable charger sa bag mo? Wala po. Puro pagkain to na pa-order. At saka pagkain ko. Dagdag pa ni Lena habang alangan ang ngiti. Napatingala na lang si Oli sa kisame kasabay ng paghinga. Ito na lang ang magagawa niya dahil hindi niya basta-basta matatanggal sa trabaho ang sekretarya. Alam niyo sir, bakit hindi na lang natin bilisan ang pag-inspect para makabalik na tayo? Nagkatitigan sila ni Lena. Nakarating ang dalawa sa pinakahuling palapag. Napatingin si Oli sa nakasaradong pinto. Gusto niyong i-check ang rooftop, sir? Hinihingal pa si Lena na nasa hagdan. Inikot ng binatang doorknob at bumungad sa kaniyang malawak na rooftop. Napangiti ang CEO. Tanaw niya rito ang purong berdeng mga puno. Ganun na rin ang malawak na bukid. Talagang napakaganda ng lokasyon ng building na ito. This is perfect. Nilingan niya si Lena na kapapasok lang ng pinto. Come here, Lena. Namangha ang imahe ng dalaga nang makita rin ang magandang tanawin. Good job, Lena. Kung hindi mo nakumbinsi si Mr. Trinidad, we won't be able to get this beautiful property. The company will surely make good profit here. Nahihiyang umiti si Lena.
Kitang-kita niyang saya sa mata ng amo at bilang empleyado nito, masarap sa pakiramdam na nagagawa niyang trabaho. Thank you, sir. Pinagkatiwalaan niyo ako. I guess, all is well here. Bumalik na tayo sa kotse. Baka abutin pa tayo ng traffic. Sige po. Sandali lang, Sir Oli. Kuhaan ko muna po kayo ng litrato. Maganda ang paligid. Ganun na rin ang tama ng naghahalong kulay asul at kahel na langit. Wag na. Save your battery. Sige na, sir. Ito naman. Smile na. Pumwesto na sa Lena habang nakataas ang cellphone. Lena. Aniya ni Oli pero umatras na ang sekretarya para mas makuha ang ganda ng tanawin sa likuran. Okay. 1, 2, 3. Smile! Inilagay pa ng CEO ang kamay sa bulsa ng suot na trouser bago parang model na nag-pose. Ang gwapo ni sir! Pinagmasda ni Lena ang litrato ng amo. Mayabang namang naglakad ang binata. Let's go. Huwag mo akong masyadong pagpantasyahan. Naunang lumapit sa pinto ang CEO. Nakangiting inikot niya ang doorknob. Isa, dalawang beses niyang sinubukan pero hindi yon agad nagbukas. Dahang-dahang naglaho ang ngiti ni Oli habang palakas ng palakas ang pagpihit at pagtulak sa pinto. Lena, did you lock this? Naaalarm ang tanong ng binata. Hindi po sir, bakit ko naman ilalock? Nagmamadaling lumapit si Lena sa among patuloy sa pagtulak. Gigil na gigil itong binubuksan ng walang katinag-tinag na pinto. Kalma sir, ako na nga riyan. Habol hiningang umatras si Oli. Kalmadong inikot niya ang doorknob. Hindi rin yun gumalaw. Nastuck yata sir. Dahil ilang taon ding natengga ang building, may kalumaan na rin ang mga pinto at doorknob na narito. Tumagilid ang dalaga at buong pwersang ginamit ang malusog na braso para itulak ang pinto. Stop it, ako na. Call for help. Tawagan mo si Mang Danilo. Muling bumaba si Lena. Hello? Manong! Hello, ma'am. Hindi ko po kayo marinig, ma'am. Hello? Buisit? Iritabling hinarap niya ang cellphone. What happened? Tanong ni Olin nang magtungo sa dalaga. Walang signal. What? Nakausap mo ba si Manong? Hindi. Seryosong tugon ng sekretarya. Kinuha niya sa kamay nito ang cellphone. Napamura ang binata nang makitang wala na itong baterya. We can't be stuck here, Lena. Alam ko, sir. Kailangan nating buksan ang pinto. Naghinang ang kanilang mga mata. Pinanood ni Lena ang among ilang minuto nang tinutulak ang nakapinid na pinto. Habang siya'y nakaupo at tinunggang jug ng tubig. Huminga si Oli. Naliligo na siya sa pawis. Tanging polo na lang ang suot niya. Nasusubukan ang lakas niya dahil sa pwersahang pagsubok niya na mabuksan ang pinto. Pero hindi pa rin yun natitinag. Sir, magpahinga muna kayo. I can't. Kailangan natin itong mabuksan. Huminto sandali ang binata at nilinga ang prente at kalmadong sekretarya. Sandali nga. Why are you so calm? Hindi ka ba nag-aalala na mas stuck tayo rito? Sandaling binato niya ng tingin ang langit na nagsisimulang magdilim. Ganun na rin ang suot na relo. It's getting late. Sir, for sure na pupunta rito si Manong Danilo. Natigilan si Oli. Oo nga, bakit hindi ba niya naisip yon? Kaya relax lang kayo. Umupo muna kayo rito. Kumampay pa sa Lena para palapitin ang pagod na amo. Umupo ito sa sementado kaharap niya. Sinulya pa ni Oli ang jug ng tubig ng dalaga. Nasilay naman ang sekretaryang namamawis pa na lalamunan ng boss na kumibot. Gusto niyong uminom? Alok ni Lena, sabay taas ng jug. Pwede ba? Nahihiyang tugon ng CEO. Marahan siyang tumango. Kinuha nito ang inaabot niya. Pinanood na lang ni Lena kung paano lumapat ang manipis na labi ni Oli sa bibig ng inumin niya at kung paano gumalaw ang naglalakihang Adam's apple nito. Namamangha siyang tumunghay sa amo. Noon pa man ay kilabot na ng mga babaeng taga-syudad ang CEO
karamihan nga noon na kasabay niyang mag-apply bilang sekretarya ay parang beauty queen sa gaganda at saninipis ng katawan. Pero mas matindi yata ang kamandag ng vital statistics niya at siya ang nakuha. Sa edad niyang 28 ay tumitimbang siya ng 100 kilo. May halos 4 na taon na rin silang ngayong magkasama sa trabaho at walang araw na hindi siya humanga kay Oli. Muling bumalik ang mata ni Lena sa labi ng binata. Pakiwari niya, para na rin nagdikit ang labi nila ng boss dahil lumapat na rin ang kanya roon. Tahimik at lihim siyang kinilig. Dame! Sa paglingon ni Oli, ay natanaw niyang nakatalikod na driver. Si Mang Danilo! Sabik nitong sambit. Agad itong tumayo, hindi pa nga nakatingin ang binata nang iabot sa kanyang inuminan. Nagtungo ito sa gilid ng rooftop. Where is he going? Tanong ng binata. Natatanaw niyang palayo ang matandang driver. Mang Danilo! Malakas na sigaw niya pero patuloy pa rin ito sa paglalakad paalis. Kinagat muna ni Lane ang isang piraso ng imbutido na baon niya para sa tanghalian bago tumakbo palapit sa binata. Ano sir? Narinig ba kayo? No, hindi niya ako naririnig. Kabadong sagot nito. Tinanaw niya si Mang Danilo habang patuloy sa pagtawag ang CEO. Pinagkatitigan niyang matanda habang naniningkit ang mga mata na pagtanto niyang may nakapasak na earphones sa magkabilang tenga nito. Hinawakan ni Lena si Oli sa braso habang malayo pa rin ang tingin. Nakakunot noong luminga ang binata. Kahit mamaus ka riyan, sir, hindi ka niya maririnig. Why? Inis na singhal ng amo. Nakikinig siya ng music. Natigilan ang CEO. Doon lang niya naalala na mahilig nga palang makinig ng music ang matanda. Naikwento rin ito na minsan itong naging gitarista ng banda bago maging driver. Damn it! Usal ni Oli. Nahawakan na lang niyang ibabaw ng ulo habang tinatanaw ang palayong matanda. What are we gonna do now? Kaswal siyang hinarap ni Lena na nagmamantika pang labi dahil sa hawak-hawak nitong pagkain. Kumalma ka lang ulit, Sir Oli. Remember, may guard pa na naka-duty rito sa building. Bumalik na ang sekretarya kung saan sila nakaupo kanina. Stress niyang sinundan yon. How sure are you na papasok siya at makikita tayo rito? Tanong niya habang sinusundan ito. Nagpatuloy lang sa pagkain si Lena na walang kakaba-kaba. Lena! Natigilan ang dalaga ng tumalsik ang kinakain niya nang tabigin ito ng amo. Marahan niya itong tiningala. Pwede ba? Mamaya ka na kumain? Can't you see? We're stuck here. We have to find a way out of here. Galit na bitaw ni Oli. Kain ka ng kain dyan. Parang ako lang nag-iisip kung paano tayo makakaalis dito. Nagtitimping pinunasan ni Lena ang bibig. Sinulyapan pa niya ang pagkain na nasa baba bago seryosong sinalubong ang tingin niya habang hirap na tumatayo. Sir, paano ko makakapag-isip kung gutom ako? Isa pa, masamang itapon ang pagkain. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos? Katwiran niya rito. Mabilis lang ang paghinga ni Oli habang nakikipagtagisan ng titigan sa kanya. Isang ira pang pinatikim niya sa amo bago niligpit ang mga gamit at lumayo rito. Naiwang lumalaki ang butas ng ilong ng binata dahil sa galit. Nasulyapan niya rin ang pagkain na nasa sahig. Bumahana ang dilim sa rooftop. Naroon si Oli, nakaupo sa isang sulok. Ramdam na niyang uhaw at gutom. Hanggang sa matanaw niyang sekretarya, may hawak itong isang mahabang kahoy. Pinanunood niyang gagawin ito. Ibinaba ni Lane ang lahat ng gamit. Dahil may laman ang tiyan, alam niyang may lakas siya para sirain ang doorknob ng pinto gamit ang kahoy na nakita niya. Tinali niya sandali ang buhok. Hinawakan ng mahigpit ang kahoy bago buong lakas na hinampas ang pinto. Napaangat naman sa kinauupuan si Oli. Buisit! Mahinang wika ni Lena nang mabali ang kahoy sa dalawa. Nabitawan niya lang ang kalahating hawak ng makitang dugo. Lena, are you okay? Naroon agad si Oli at kinuha ang kamay niya.
You're bleeding. Come here. Inalalayan siya nitong umupo. Hinugot agad ng kanyang amo ang necktie at ibinalot sa palad niyang may sugat. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito nang umupo sa tapat at ibaba ng kamay niya. Napatitig siya sa mga mata nito. Lena. Oh, sir. Okay lang ako. Binawi niyang kamay na hawak nito. Napatingin ito sa nabaling kahoy. Pareho sila ngayong nakatingala sa madilim na langit. Nakaupo sila pareho sa sementadong sahig. Malamig na rin ang simoy ng hangin. At kung may hiling silang pareho, ay wag sanang umulan dahil wala silang masisilungan. Mukhang hindi pa yata papasok yung naka-duty na gwardiya rito. Basag ni Lena sa katahimikan. Binalingan niya ang among nananatiling nakatingala sa langit. Magpahinga na kayo, sir. Ako na lang ang magbabantay. Baka may iba pang makatulong sa atin. Sinalubong naman ito ang mga mata niya. Ako na. Mauna ka ng matulog. Palitan tayo. Suwestyon ang binata. Tumango naman siya dahil magandang idea yon. Sigurado ka? Yes. Okay. Pero teka, hindi ka ba nagugutom? May pagkain dito, marami. Iaangat sana ni Lena ang bag na may pagkain pero sumagot agad si Oli. No, I'm still full. Hello, sir. Paano ka nabusog? Wala ka pa namang kinakain. Basta, magkaiba tayo ng tiyan. Matulog ka na nga, ang dami mong tanong. Okay, ang sungit mo naman. Ako na nga tong generous na magbibigay ng pagkain. Humiga na si Lena patagilid at tumalikod sa binata. Gamit ang sariling braso, ay pinatong niyang ulo roon. Napabuntong hininga na lang si Oli. Sana lang talaga ay may makatagpo sa kanila rito para pareho silang hindi nahihirapan. Malalim na ang gabi nang mapansin niyang nilalamig ang sekretarya. Hinubad niya ang suit at maingat na tinabing sa braso nito. Pinagmasdan pa niya sandali si Lena. Matagal na niyang kilala ang dalaga. Hindi na rin empleyado ang turing niya rito. Para na rin niya itong kaibigan na dapat ingatan at protektahan. Napangiti si Oli nang marinig ang paghilik nito. Cute sa pandinig niyang malababoy na tunog galing sa bibig ni Lena. Guard! Guard! Napabalikwas ang binata. At sa pagmulat ng mga nanlalabong mga mata, ay naaninag niyang dalaga, tumatalon habang nakataas ang kamay. Lena, what's happening? Nagmamadali pero papungas-pungas siyang tumayo at lumapit rito. Yung guard nakita ko! Really? Where is he? Tumanaw siya. Naroon nga ang naka-uniforme na gwardya. Sinasarado na ang gate. Nakayuko ito at masyadong malayo ang gate sa mismong building. Guard! Buong lakas na sigaw ni Oli. Pero malabo silang marinig nito. What are you doing? Bulalas ng binata nang makitang itinataas ng sekretarya ang hita para sumampa sa haligi ng rooftop. Hindi niya tayo makikita kaya aakit ako. Hinawakan siya sa braso ng amo. Nagkatitigan sila. No. I should be the one doing that. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Napakura pang mata ni Lena. Naroon na naman ang nag-aalalang mga mata ng binata na nakita niya ng masugatan ang kamay niya. Walang hirap nitong isinampa ang mga paa sa makitid na sementadong parte. Guard! Kinakampay-kampay pa ni Oli ang dalawang kamay. Nang bahagya itong tumalon, ay agad niyang hinawakan ang mga binti nito. Sandali pa siyang nilingon ng CEO bago ulit nito sinubukang kunin ang atensyon ng gwardya. Guard! Aray! Daing ni Lena nang maramdaman na may tumutusok sa paa niya. Sa pagyuko ay nakita niyang sangkatarabang langgam na paakyat sa binti niya. Aray ko! Stop moving, Lena! Sigaw ng binata. Sa pagbitaw ng kamay ng dalaga ay nawala ng balanse ang CEO. Sinubukan ang kinakabahang binata na magbalanse hanggang sa mahulog siya. Sakto namang tumingala ang gwardiya sa rooftop. Aray ko! Ungol ni Lena. Bumagsak sa nakadapang dalaga si Oli. Nilingan ang sekretarya ang amo.
Walang iisang dangkal ang mukha nito nang lumingon siya dahil parap itong lumapat sa likod niya. Marahang iminulat ni Oli ang mata. Nagisnan niya ang mukha ni Lena bago kung saan siyang nakahiga at sa malapad nitong katawan. Napapikit siya dahil kung hindi malaki ang sekretarya, malamang may bali ang katawan niya o kaya naman nabagok ang ulo niya. Thank you for saving me. You're welcome, sir. But please, don't kill me. Hirap nitong sagot. Naguluhan ang gwapong anyo ng binata. Sir, kahit mataba ako, ramdam ko pa rin ang malabaton yung muscle. Tumayo na kayo. Doon niya lang napagtanto ang sitwasyon nila. Mabilis siyang bumangon mula sa pagkakabagsak sa nakatalikod nitong katawan. Nakangiwing tumihaya si Lena. Hinihingal siyang napatitig sa asul na langit. Come, I'll help you. Nasisilaw na tiningala niya ang nakaalalay na kamay ni Olia. Kinuha niya yon. Lumaki ang mata ng binata dahil sa hindi inaasahang bigat ng dalaga. Imbis na matulungan niya ito patayo, ay siyang nahila pabagsak muli rito. Natigilan sila pareho na magtapat ang mukha nila. Halos maduling si Oli habang sinusundan ang galaw ng mga mata ni Lena. Hanggang sa bumaba ang paningin niya sa labi nito. Napalunok siya. Sir! Malakas na itinulak ni Lena ang among nasa ibabaw niya. Malayo naman ang itinalasik nito. Hindi niya alam kung paano siya matuling nakabangon habang hinahabol ang hininga. Manyakis ka, sir! Alam ko yung mga ganyang tingin. Nakikita ko yun sa mga tumador sa amin sa kanto. What are you saying? Nag-aar kong kilay na tanong ni Oli habang pinapagpag ang palad. Nakatindig na rin ang binata. Gusto mong halikan ako, no? Natawa ng pagak si Oli. Tinapon pa niya ang tingin lagpas sa dalaga. Tingnan mo, hindi ka makasagot. Huling-huli ka na, nakatitig ka sa labi ko. Of course not. I won't do that, Lena. Kitang-kita niya ang pandidiri sa mukha ng amo. Sandali niyang tinitigan ng binata nang marinig ang ugong ng motor. Yung guard! Naalala niyang wika. Sabay na lumapit at sumilip ang dalawa sa ibaba. Tanaw nila ang paalis na gwardya, sakay ng motorsiklo. Sandali! Sigaw niya. It's your fault! Paninisi sa kanya ni Oli. Nakakunot na o si Lena habang nakahawak ang isang kamay sa tapat ng dibdib. Bakit ako? Kung hindi ka magulo kanina, hindi ako mahuhulog. Baka sakaling nakita tayo ng guard. Bakas ang inis at dismaya sa mukha ng binata. Sisihin mo yung sarili mo. Kung hindi mo tinabig yung kinakain ko kanina, walang langgam. E di sana hindi ako kinagat. Napipiko na tumalikod ito sa kanya. Bakit kasi sa oras-oras ng trabaho, may dala kang pagkain? Oo eh, bakit? Eh sa negosyo namin to eh. Sarkastiko niyang tugon. At isa pa, nagagampanan ko naman ang maayos ang tungkulin ko sa inyo. Nagagampanan? Galit siya nitong sinugod. Napaatras si Lena habang kumukurap. Really? You think you're doing your job well now, Miss Secretary? Lihim siyang huminga habang nilalabanan ang napupuot na mga mata ni Oli. You're always late, Lena. Lagi kang mabagal. Laging amoy pagkain ang loob ng opisina. Laging may laman ang bibig mo, kahit hindi pa break time. Hindi ka laging gutom, Lena. Sadyang matakaw ka lang. Natigilan ng binata at napakisap. Naaninag niya ang sakit na gumuhit sa mukha ng sekretarya. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Marahang gumuhit ang mapait na ngiti sa labi ng dalaga. Akala ko magaling na akong sekretarya. Dahil sa tagal na nating magkasama sa kumpanya, ni hindi ko kayo naringgang magreklamo. Yun pala, iniipon nyo lang. Kung matagal nyo nang sinabi yan, siguro kahit papano, nakapag-adjust ako. Siyempre, boss ko kayo. Kayo ang nagpapasweldo sa akin. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Nung bata ako, madalas akong ibuli ng mga kaklase ko dahil mahina ako. Patpatin, isang pitik lang tatalsik na. At nung mga panahon na yon, naisip ko na baka kapag mataba na ako, hindi ko na mararanasan yon. Kumain ako ng kumain hanggang sa hindi ko na malay na sumusobra na pala ako.
pumatak ang mga luha ni Lena na agad nitong pinunasan. Mula sa lainang patpatin, tuloy na balyena. Katulad ng naranasan ko nung bata ako, nararanasan ko naman ulit ngayon. At napagtanto ko na hindi naman pala ako ang may problema. Kung di sila, ikaw. Ikaw na palaging sinusukat ang timbang ko. Sa totoo lang, naisip ko sobrang taas ng standard ng mga tao rito sa mundo. Kapag payat ka, pinagtatawanan ka. Kapag mataba, ganun pa rin. FYI, hindi ako matakaw. Sadyang pinapahalagahan ko lang ang bawat pagkain sa harap ko. Kung ayaw nyo ng matakaw at overweight ng sekretary, hayaan nyo. Paglabas natin dito, magre-resign ako. Galit na pinalis ni Lena ang mga luha bago pa ika-ikang tumalikod at naglakad. Doon lang napalunok si Oli. Alam niyang sumobra siya sa mga sinabi. Paano niya ngayon mababawi ang mga binitawang masasakit na salita? May ilang minuto bago siya bumalik sa pwesto, naabutan niyang abala ang sekretarya. Kinuha nito ang telang nakatali sa patong-patong na Tupperware. Inilatag nito yon sa sahig habang ang isa ay ginawa nitong bubong. Lumusot si Lena sa ilalim ng tela. Buti na nga lang talaga ay inilalagay at tinatali ng ima niya ang mga pa-order na pagkain gamit ang tela para hindi matapon at kung matapon man, nasabaw ay may telang sisip-sip nito. Inaayos niya rin ang mga pagkain. Siguradong magiging komportable siya hanggang sa gabi. Gagawin niyang una ng sariling bag, may matutulugan na siya at walang problema sa pagkain. Hanggang sa mapatingin si Lena kay Oli. Umupo ito malayo sa kanya. Napangisi siya. Napakunot noo si Oli ng mapalinga. Naroon ang dalaga. Maingay na binubuksan ang takip ng baunan. Ang bango-bango! Inamoy-amoy ni Lena ang hawak na lalagyan na may laman na ulam. Iniinggit mo ba ako? Bakit? Naiinggit ka? Palabang sagot ng sekretarya. No. Sanay akong magutom. I'm on intermittent fasting. Pagtukoy ng binata sa diet nito, kung saan nililimitahan ang oras ng araw ng pagkain. Napailing na lang si Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong ginugutom ang sarili at bakit may mga taong ayaw namang magutom. Kung siya ang nasa pwesto nito, malamang hindi na siya nahinga ngayon. Napapikit sa inis ang binata. Rinig na rinig niya ang maganang pagnguya ng sekretarya. Ninanamnam pa nito ang bawat pagnguya na talagang nagpapakalam ng sikmura niya. Iba talaga pag matakaw. Laging ligtas sa gutom at laging busog. Sinulyapan niya ng masama si Lena. Obviously, pinapaalala ng sekretarya ang mga sinabi niya kanina. Pinapag-guilty siya at para hindi rin siya makahingi ng pagkain. Matapos kumain, ay humiga na ang dalaga. Hindi man lang siya nito inalok ng pagkain kahit pabalat bunga. Napangiti si Oli sa ines nang marinig muli ang paghilik nito. Pinagmamasdan niya si Lena. Hindi naman mahirap kasama ang dalaga. Walang arte sa katawan. Pwede mong dalhin kahit saan. Alam niyang maswerte ang lalaking magiging kasama nito sa buhay. Madaling makibagay ang dalaga hanggang sa mapahawak siya sa kaniyang tiyan. Nagugutom na talaga siya. Napatingin siya sa mga Tupperware na patong-patong sa tabi ng sekretarya. Matapos niyang laitin ito, hihingi siya ng pagkain. Dahan-dahang iminulat ni Lena ang mata. Tanaw niyang nakaupo sa mataas na parte ng rooftop, si Oli. Nakahawak pa sa tiyan ng amo. Oh, seryoso itong luminga. Pagkain. No thanks. Tumanaw ito sa di kalayuan. Huwag ka nang mahiya. Tutal, walang hiya ka naman. Hey, you forgot I'm still your boss. Tinaas pa ni Oli ang hintuturo para bantaan siya. Nakalimutan mo rin. Magre-resign na ako sa oras na makababa tayo ng rooftop na to. Hinawakan pa ni Lena ang nakadurong daliri ng binata. Napatingin doon ang CEO bago sa mga mata ng dalaga. Nagmamadali siyang bumitaw dito ng makaramdam ng kakaibang kaba. Ayaw mo talaga? Sure na yan? Pagbibigay ng huling pagkakataon ni Lena habang nakataas ang Tupperware. Okay,
Sayang naman to kung masisira lang. Nangaasar na patuloy niya. Bye, Oli. Nakangiti siyang tumalikod. Wait! Napangisi si Lena. Akin na yan. Totoo namang sayang kung masisira lang. Nahihiyang pahabol nito. Natatawa siyang humarap. Ano? Akin na. Piko na sagot ng binata. Napailing na lang si Lena. Inabot niya ang hawak kay Oli. Thank you. Tinanggap naman niyo ng binata. And I just want to apologize. Napakurap siya. Nagdugtong ang mga seryoso nilang mga mata. Sa nasabi ko kanina, about your weight, I'm really sorry. I was insensitive. Hindi dapat kita pinagsalitaan ng ganun. You don't deserve that. No one deserved that, Lena. Tumango ang dalaga at nilunok ang lahat ng emosyon na meron sa lalamunan. Hindi ko hinihinging tanggapin ako ng lahat. Tanggapin ang katawan at bigat ko. Pero yung respeto, yun ang kailangan ko. At hindi ko kailangang hingin pa yun sa inyong lahat. Dahil yun naman talagang nararapat, hindi ba? Napatitig si Oli sa mga mata niyang nagbabadya ang mga luha. Lahat tayo may kapintasan. Ako, ikaw. Pero hindi yun rason para gamitin yun para manakit. I know. I'm sorry. Alam ko na hindi ko mababawi ang sinabi ko. But I can be a better person. And a better boss, Lena. Lumalim ang linya sa noo ng dalaga bago napangiti. You can't be a better boss, Oli. Kasi magre-resign na ako. Remember? Lena. Bahagya pang tumalo ng binata para makababa kung saan nakaupo at lumapit sa kanya. You can't just leave your job. At bakit hindi? Naghinang ang kanilang mga mata. Ganun-ganun na lang yun? We've been working together for almost 4 years. Don't tell me dahil lang sa isa kong pagkakamali. Mag-quit ka kagad. Alam mo, Oli, diniinan pa ni Lena ang pangalan ng binata. Ayokong na-stress sa akin ang boss ko. Ayoko siyang nahihirapan sa akin at maraming reklamo. Lena, maghahanap na lang ako ng ibang boss. What? Lena, no. Nakangiting tinalikuran ni Lena si Oli na sumunod sa kanya. Ngayon alam na niya na hindi siya basta hayaan mag-resign ng boss. Tumaba ng doble pa sa timbang niya ang kaniyang puso. Pakiramdam niya ay mahalaga siya rito kahit papaano. Nilubugan na naman ang araw ang dalawa sa rooftop. Magkatabi sila sa ilalim ng tela at magkaharap na kumakain. Tingin mo, may makakakita pa sa atin dito? Oo naman. Sandaling sinilip ni Lena ang madilim na kalangitan bago sinalubong ang tingin ni Oli. Ilang araw na tayo nandito, mauubos na rin yung pagkain natin. Napatingin ang binata sa mga walang laman na food container. Nauubos na ang mga yon sa ilang araw nilang pananatili sa itaas ng gusali. Binalikan niya ng atensyon ang kaharap na si Lena. Natigilan ito sa pagnguya nang hawakan niyang kamay nito. Don't lose hope. Ang mahalaga magkasama tayo. Imagine kung wala akong kasama o hindi tayo magkasamang matrap dito. Matagal na akong namatay sa gutom. Ikaw ang pag-asa ko, Lena. Naniniwala ako na makakalis tayo rito ng magkasama. Talaga? Ngumiti si Oli at tumango. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Malayo ang tanaw ni Lena. Nakapamewang siya habang nasa ulo ang bag dahil sa matindi ang sikat ng araw. Palit na tayo. Ako na riyan. Tingin mo, babalik yung guard? Araw-araw siyang pumapasok para bantay ng building na to. Kaya siguradong pupunta siya rito. Napatango siya bago muling tumanaw sa malayo. Nakita naman ni Oli ang ilang butil ng mga luha ng dalaga. Natigilan si Lena bago marahang bumaling sa amo. Napatingin siya sa kamay nito na pinupunasan ang tumutulong mga luha niya. Malungkot niyang tinitigan ang mukha nito. Magpahinga ka muna. Ako na rito. Sige. Habang nakaupo ay pinagmamasdan niya si Oli. Kahit walang ligo o kahit anong hilamos, ay napakagwapong lalaki pa rin ng kaniyang amo. Nagkatinginan sila nang may marinig na kaluskos. Agad na tumayo si Lena at lumapit kay Oli. May tao! Oo nga. Nakangiting pagsang-ayon ng binata. Sinilip nito sandali ang ibaba.
hanggang sa mapatingin sila sa dulong bahagi ng rooftop dahil doon nang galing ang tunog. Nauuna ang binata habang nasa likuran niya si Lena. May tao ba riyan? Tanong ni Oli habang palapit. Palapit na ito ng hilahin ni Lena ang braso ng amo. Nagtatakang luminga ang CEO. Bakit? Sigurado ka bang tao yan? Baka kung anong hayop yan, mamaya mo anaconda. Kaya nga titingnan natin, hindi ba? Sir. Muling hila nito sa braso niya. Sandaling humarap si Oli sa dalaga at kinuha ang kamay nito. I'm gonna be fine. We're gonna be fine. Napatango na lang si Lena at napahawak ng mahigpit sa palad ng binata. Pareho na silang nasa sulok ng rooftop kung nasaan naroon ang drainage. Sabay pa silang napasigaw nang tumalo ng isang puting pusa. Damn it! You scared us! Sigaw ni Oli sa pusa. Huwag mo siyang sigawan! Hindi ka ba animal lover? Tinabig ni Lena ang binata. Meow! Tawag niya sa pusa. Gutom siya. Sino bang hindi? Mayabang natugon ang amo. Huwag mong hawakan. Baka kagatin ka. Magkarabis ka pa. Tara na. Muli siyang hinawakan ni Oli sa kamay para umalis. Sandali lang, hindi siya katulad mo. Ikaw nga hindi pa nakakagat? Daig mo pang may rabies? Wala nang nagawa si Oli kung hindi sundan ang tingin si Lena. Karga-kargang ligaw na pusa. Pinanood na lang rin niya kung paano nito ipakain ang natitira nilang pagkain. Tinitigan niyang mukha ng dalaga. Kaya rin naman pala nitong magbigay ng pinakamamahal nitong pagkain. Hindi lang sa tao, ganun na rin sa isang hayo. Napangiti si Oli. Lagi niyang naiisip na swerte ang lalaking gugustuhin nitong makasama sa habang buhay. Lena. Bakit? Hinihimas-himas pa nito ang pusa nang tingalain siya. May nagugustuhan ka na ba sa company? Gustong ano? Gusto. Parang... Hindi rin may paliwanag ni Oli ang tanong. Naging malikot sandali ang kaniyang mga mata. Gustong singilin, ganun? Doon lang dismayadong napatingin ang binata sa sekretarya. Si Francine, laki na ng utang nun sa akin eh. No, hindi yun. Umupo si Oli. Nagkatitigan sila. Yung nakikita mong magiging asawa mo o makakasama mo habang buhay. Siyempre hindi ka na bata. At bakit gusto mo namang malaman, Aber? Natigilan ang binata at napangiti. Wala. Para matanggal ko. Bawal ang office romance, hindi ba? Nakaupo sila habang malakas ang hangin. May isang linggo na silang nasa rooftop. Kaunti lang ang inumin mo para umabot pa yan bukas. Inabot sa kanya ni Lena ang jug ng tubig. Huwag na. Itabi mo na yan para sa'yo. Sige na. Hati na tayo. Nagkatitigan sila. Huwag ka nang makulit. Ayokong mauhaw ka o kaya magutom. Bakit? 'Cause you're all that I have right now. Seryosong sad ni Oli. Napangiti siya ng malungkot. Kung mawawala ka pa ngayon, anong mangyayari sa akin? For sure I've given up. Para namang hinaplos nito ang puso niya. Masaya siyang marinig ang salitang iyon sa lalaking nakasama niya nang halos 4 na taon na alam niya sa sariling hindi niya lang basta itinuring na boss. Isa pa, baka kapag wala ka nang maiinom o makakain, ako na ang kagatin mo. Pareho silang natigilan nang may marinig mula sa malayo hanggang sa matanaw nila ang parating na butil ng mga ulan. Napamura si Oli. Sabay silang napasiksik sa isa't isa para parehong sumakto sa telang nakatabing sa kanila. Kip-kip ni Lena ang umiiyak na pusa. Napatingin sa kanya ang binata. Come here. Inakbayan siya ni Oli at Ginaya palapit. Malakas ang ulan, halos mabasa silang tatlo. Pero kinip-kip siya ng mahigpit ng amo. Tipong ito na ang nababasa sa kanila. Ipinikit na lang ni Lena ang mga mata habang nakasandig sa dibdib ni Oli. Kahit gusto niyang hilingin na sana, huwag nang matapos ang oras na ito. Hindi naman maaari. Dahil pareho at literal silang mahihirapan sa sitwasyon. Natatakot na baka pagkatapos nito at makababa sila ng rooftop,
ay magbago na ang lahat. Bumalik muli sa dati, sa normal, na mag-boss at sekretary ang turing nila sa isa't isa. Isinampay ni Lena ang nabasang tela. Mataas na ang sikat ng araw matapos ang malakas na ulan kagabi. Nilingan niya si Oli. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Napatingin siya sa paligid. Kailan kaya may darating na tao para tulungan sila? Isang linggo at ilang araw na rin silang narito. Isang Tupperware na lang na ulam ang natitira sa kanila at konting patak ng tubig ulan. Napahinga si Lena. Narinig niya ang pag-ungol ng binata. Sir? Nagmamadali siyang lumapit dito. Otomatiko niyang itinaas ang kamay nang hawakan ng noo ng amo. Ang init mo! Nag-aalala lang sambit ni Lena. Anong gagawin ko? Hindi niya alam kung saan ibabaling ang katawan. Ganoon na rin kung anong kukunin. Nakita ng dalagang panyo. Wala siyang maligamgam na tubig. Kaya ang kahuli-hulihang patak ng tubig sa jug ang ginamit niya. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng noo ni Oli. Lena. Ungol nito. Hinawakan pa ng binata ang kamay niya. Kapit lang sir. Gagawa ko ng paraan. Sandali lang. Natataranta siyang bumitaw sa kamay nito. Nagtungo sa Lena sa nakasaradong pinto. Kahit nangihina, ay ibinigay niya ang buong lakas para itulak yon. Inalog-alog niya rin ang doorknob. Bumukas ka na! Buisit! Dismayadong sigaw niya habang hinihingal. Hinampas pa niya ang pinto. Nagpalingalinga siya sa paligid. Tumanaw siya sa malayo. Ni isang tao ay walang parating. Naiiyak na si Lena. Ayaw niyang mawala ng pag-asa. Pero saan ba siya kakapit ngayon? Lena. Nahihirapang tawag ni Oli. Sir. Lumapit siya rito. Nang yakapin siya ng binata, ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang gantihan iyon. Alam nilang silang meron ang isa't isa. Ramdam niya ang mataas na temperature ni Oli. Maputla na rin ito dahil sa hindi pag-inom at pagkain. Kapit lang, Oli. Umiiyak na bulong ni Lena rito. Hindi niya na alam ang gagawin at kung may pagpipilian ba siya. Nagkakagulo sa kumpanya ng Central Real Estate Company. Maraming medyang naroon, ganun din ang magulang ni Lena. Tita Ligaya! Nilapitan ni Francine ang ina ng kaibigan. Kumusta? Nasaan ang anak ko? Umiiyak na tanong nito. Sasama ho tayong pumunta sa abandonadong building kung saan sila huling pumunta ni Sir Oli. Pero hindi ba sabi ng driver? Wala ron si Lena? Susubukan ho ulit namin, Ma'am Maureen, yung girlfriend ni Sir Oli. Nagmamadaling dumaan sa kanila ang isang magandang babae. Kaya agad na nagpulasan ang mga tao. Sumakay si Ligaya alalay ni Francine sa isang company car. Sinisilip ni Lena ang di kalayuan. Umaasang may parating na kahit sino para mahingan niya ng tulong. Hanggang sa matanaw niya ang ilang batang nagtatakbuhan. Tila naglalaro sa malawak na espasyo sa labas ng tarangkahan. Mga bata! Sigaw niya kasabay ng pagtalon at paggaway. Pero masyadong atubili ang mga ito sa paglalaro at naghihiyawan pa. Sinubukan niyang sumampa sa mataas na sementadong parte ng rooftop. Pero sa tuwing pinapatong ang mga palad, ay hindi niya makayang sariling bigat. Nanlalambot na rin siya dahil sa walang kain at walang tubig. Nang lingain niya si Oli na umuungol, doon niya lang nakitang walang laman ng mga Tupperware. Nakaisip siya ng paraan. Bumuelo siya sa malayo para ihagis ang baunan. Nagbabaka sakaling makaabot yon sa mga bata. Sa oras na mapansin ng mga ito yon, sigurado siyang hahanapin ang mga bata kung saan yun galing. Unang bato niya ay hindi man lang umabot sa gate. Nadismaya siya sandali. Tumama lang ang karamihan ng Tupperware kung saan saan at hindi yon napapansin. Hinawakan ni Lena ang kahuli-hulihan. Matapang niyang itinitig ang mga mata. Marahan siyang umatras at buong lakas yung ibinato. Natigilan ang mga bata. Nabuhay naman siya ng loob at napangiti. Hanggang sa magkanya-kanya ang mga ito ng takbo. Nagtataka ang mukha ng dalaga. Multo! Yon ang salitang umalingaw-ngaw sa paligid.
nagkaripa sa mga bata sa takbuhan. Sandali! Walang multo! Bumalik kayo! Tulungan niyo kami! Nasapo niyang noo. Hinawi niya ang buhok habang hinihingal. Sir! Nilapitan niya si Oli nang magsuka ito. Halos kulay berde na ang nilalabas ng binata dahil sa wala namang laman ang tiyan nito. Ano bang gagawin ko? Tanong ni Lena sa sarili habang inaalalayan ang binata. Sandali lang, sir. Isinandal niya ang binata bago kinuha ang sariling cellphone. Sinubukan niyang buhayin ang battery pero bigurin siya. Naibato niya yun sa buwisit. Nilingan ang dalagang pinto. Wala silang ibang lalabasan. Hindi naman sila pwedeng tumalon mula sa limang palapag ng building mula sa rooftop. Itong pinto na lang talaga ang pag-asa nila para makalabas. Muli siyang lumapit dito. Pinulot niya ang kahoy na nabali na naroon pa rin. Huminga pa siya ng malalim. Inosenteng nakatingala naman sa kaniyang pusa. Lena, stop it! Ungol ni Oli. Nanlalabo ang mga mata niya habang tanaw-tanaw ang dalagang hinahampas ang pinto. Sinubukan pa niyang gumalaw pero masyado siyang gutom at mabigat ang pakiramdam. Hanggang sa gumapang ang binata. Lena! Hinagis ng dalagang kahoy. Hinihingal at nagmamadali niyang hinawakan ang doorknob na nakaangat na. Konti na lang! Nabuhayin siya ng loob. Kahit na masakit na ang kamay at nanginginig na ay sinubukan niya yung hampasing muli. Nagmamadali si na Maureen kasunod ang ilang pulis at rescuer. Ganun na rin ang nanay at kaibigan ni Lena. Ang sabi ng guard, wala raw ho rito si Mr. Ramirez at Ma'am Lena. Ilang gabi na siyang pabalik-balik sa building na to. Aniyan ang caretaker na kasabay na naglalakad ni Maureen. Wala silang ibang pinuntahan kung hindi dito lang. Baka naman bulag o kaya bingi yung guard niyo. Pagtataray ng dalaga habang mabilis na naglalakad. Nakapasok na sila sa loob. Bawat pinto at sulok ay nagtungo ang nobya ni Oli. Anong meron sa itaas? Tanong nito sa caretaker. Rooftop ho. Sigurado hong wala sila riyan dahil sira po yung mga lock sa pinto sa itaas. Get out! Hinawi nito ang caretaker at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Oli! Tawag ni Maureen. Alalay naman ni Francine si Ligaya papasok ng building. Hingal na hingal si Lena. Pakiramdam niya lahat ng taba niya sa katawan ay natutunaw na sa pwersang binibigay niya sa mga oras na ito. Muli niyang sinulyapan si Oli na nakadapa na. Tumulo ang mga luha niya at kahit gusto niya itong puntahan, mas makabubuti kung ituloy niya ang pagsira ng doorknob para tuluyan na itong magbukas. Wala siyang pahinga sa paghataw ng kahoy. Nang iangat niyang muli ay natigilan si Lena. Nakita niya kung paano gumalaw ang nakakalas na doorknob. May pawis at luha siyang napangiti. Nang tuluyang mahulog ang sira at may kalawang na doorknob, bumukas ang pinto. Where's Oli? Isang babae ang bumunga doon. Where is Oli? Sigaw nito sa kanya. Pero nanatili siyang tulala. Napalinga si Maureen kung saan. Oh my God! Babe! Napakurap si Lena. Binangga pa siya ng babae at nilagpasan. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Oli! Umiiyak na dinaluhong nito ang binatang nakadapa. Oli! Wake up! I'm here! Ipinatong nito ang ulo ng binata sa ibabaw ng mga hita bago naghihiyaw. Tulong! Dito! Bilis! Nagpasukan ang mga tao sa rooftop. Mga pulis at rescuer. Dinaanan lamang si Lena na nanatiling tulala. Lumapit ang mga ito sa binatang CEO. Tumutulong ang mga luhang napatingin siya sa sugutang kamay. Anak! Lena! Sa paglingon niya ay doon lang siya napaiyak ng masilayan ng ina at kaibigan. Ima! Agad siyang napayakap at doon na siya nawala ng malay. Dahan-dahang iminulat ni Lena ang mga mata. Puro puti ang nakarehistro sa kanya. Naging mariin ang kapit niya kung saan. Lena! Nilingan niya ang boses na yon. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Hinawi ni Ligaya ang buhok niya.
Ayos lang ho ako. Umiiyak siyang tumango. Ang dami mong sugat! May gasgas siya sa noo at pisngi. Ganun na rin ang dalawang kamay na nakabenda. Sir Oli po, hindi namin alam kung saang ospital dinala ni Mamurin. Singit ni Francine nang lumapit sa kama niya. Napakurap si Lena. Ano bang nangyari sa inyo? Inalalayan siya nitong bumangon paupo. Ilang araw bago siya nakalabas ng ospital, sa bahay siya nagderetso para magpahinga ng mas matagal. Lena, kumain ka na. Ilang araw ka nang matamlay sa pagkain. Huwag mong sabihing nagdadayit ka. Pinaghain ni Ligaya ang anak na si Lena ng pagkain sa mesa. Nababawas na rin yung timbang mo. Kakain ho ako mamaya. Ilang linggo nang pakiramdam niya wala siyang gana sa lahat. Hindi pa rin kasi niya alam kung anong nangyari kay Oli simula nang ma-rescue sila sa rooftop. Wala siyang balita rito dahil hindi pa siya pumapasok sa trabaho. Nang may kumatok sa kanilang pinto. Ako na. Voluntaryong aniya ni Ligaya. Lena, may bisita ka. Napakurap ang dalaga. Nasa labas sila ni Maureen. Kaharap niya ang girlfriend ng CEO. I came here to give this. Napatingin siya sa inaabot nitong sobre. Oli decided to fire you as his secretary. Awang ang labi ni Lena. To be honest, I don't want to blame you for what happened. Pero kung sana mas fit ang secretary na nakasama niyang mas stuck sa rooftop, it would be easy for him na makaalis doon. Hindi sana umabot sa halos ikamatay na niya. I mean, no offense. Siguro mas nakagawa ka ng paraan to do something na makakatulong sa inyo para mabuksan yung pinto o makahingi ng tulong. Marahan siyang tumango. Lena, you're too big to move, to work productively. I heard na nagbebenta ang mother mo ng mga pagkain. Doon ka na lang siguro mag-focus. Maging food taster ka. Para nakaupo ka na lang at kain lang ng kain. Ngumiti pa ito ng peke. Here's the compensation pay. Kinuha ni Mori ng kamay niya bago inilagay ang sobre ng pera. Napatitig siya roon. Thank you, Lena. I have to go. Sandali lang. Seryosong huminto si Maureen. Nang humarap kay Lena, ay isang plastic na ngiti naman ang ipinakita nito. Si Sir Oli, kumusta siya tsaka nasa his fine, Lena? Putol sa kanya ng nobya ng binata. Nagkatitigan sila. Wala akong makitang dahilan para malaman mo kung nasan siya ngayon. Safe na siya. Kasi kasama na niya ako. Pigil ang labi niyang malukot dahil sa mga narinig. Malinaw din ang guhit na mga salitang yon sa puso niya. At alam niya ang dahilan kung bakit. Any question? Wala na. Pigil ng paggaralgal ng boses niya at umiling pa. Good! Nakita niya ang talim sa mga mata ni Maureen nang tingnan siya bago tumalikod. At sapat na yon para manahimik siya. Ganun na rin ang puso niya. Nang mawala sa paningin ni Lena ang nobya ni Oli, ay doon lang nagunahang lumagapak ang mga luha niya. Natitigan niya rin ang perang galing sa kumpanya, kumpanyang gusto pa sana niyang pagtrabahuhan, among gusto niya pang pagsilbihan. Anong sabi ni Ma'am Maureen? Usisa ni Ligaya na nasa mesa nang pumasok siya sa pinto. Itinaas niya lang ang sobre. Tinanggal na ho ako. Ano? Bakit daw? Naluluha niyang sinalubong ang mga mata ng ina. Hindi raw ho kasi ako fit sa trabaho. Masyado raw akong mataba. Umiiyak niyang sambit. Naiiyak na lumapit si Ligaya sa anak. Nandito ako, anak. Mahigpit siyang niyakap ng ina at doon lang tuluyang humagulhol si Lena. Hindi niya alam kung ano bang mas masakit. Ang matanggal ba siya sa trabaho? O ang katotohanang hindi na niya makikita pa ang amo matapos ang lahat. Inalisan siya ng karapatan ng girlfriend nito mismo na makalapit muli sa binata. Ipinatong ni Lena ang mga paa sa weighing scale. Mula sa 100 kilo ay 20 kilo na ang nabawas sa kanya. Napangiti siya at bumaba sa timbangan. Ima! Lena, i-deliver mo na ito. Akin na ho. Maaliwalas ang mukha niya nang kunin ang inaabot nitong bag.
nakangiting sinunda ng ginang ng tingin ng anak. Matyagang naghihintay si Lena ng masasakyan sa harap ng kanilang bahay. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang matanggal siya sa pinapasukan. Simula noon, pinatunayan niya sa sarili na karapat dapat siya sa kahit anong klase ng trabaho. Ngayon ay naging maingat na rin siya sa pagkain, hindi para sa iba, kundi para sa sarili at kalusugan. Pakiramdam niya, mas gumagaan ang lahat. Tinutulungan niya ang ina habang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Narinig ni Lena ang isang sipol. May humintong tricycle sa harapan niya. Wow! Lena! Hanip ka sa glow up ah! Hindi kita nakilala! Mayabang na, bumaba si JJ sa tricycle. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kunwaring hinawi ng dalaga ang buhok. Ilang pounds nang nabawas sa'yo? Eh yung utak mo kailan tataba? Masungit niyang tanong. Ang suplada mo pa rin. Alam mo, JJ? Pumamewang si Lena sa binata. Yung mga tipong nanlalait ng may katawan ng may katawan, dapat magbago na. Alam mo, ang dali naman na huwag kaming pansinin. Kasi obviously, katawan namin to at wala kayong pakialam kung patabain o magpapayat kami. Karapatan namin kumain o hindi. Naintindihan mo? Nahihiyang tumango ang kaharap. Pero salamat din. Seryosong sinulyapan nito si Lena. Dahil sa mga tulad mo, natutunan ko na tanggapin ang sarili ko at ipagtanggol kung ano ako. Ngumiti ang binata. San ka? Iahatid na kita. Libre. Kinuha nito ang bag niya. Sigurado ka bang hindi ka na mapaflatan? Sigurado. Nagkatawanan sila. Habang lulan si Lena ng sasakyan, ay pinagmamasdan niya ang kalsadang tinatahak. Sa araw-araw na lumilipas, tumataas ang kumpiyansa niya sa sarili. Maaring hindi pa siya gaanong kapayat para sa iba, pero para sa kanya, kontento na siya, anuman ang mangyari. Lena! Excited na sumasalubong sa kanya, si Francine sa ibaba ng kumpanya. Order mo. Pakibigay na lang to sa iba na nag-order din. Inabot pa niya ang ilang food keeper. Sandali lang. Hinawakan siya ng kaibigan sa braso. Pa-share naman ng diet? Ang laki ng binawas ng timbang mo. Bulong ni Francine nang banggain siya sa balikat. Ang totoo niyan, wala akong diet. Rumihistro ang hindi makapaniwalang anyo ng kaibigan. Sa lahat naman ng bagay maging sa pagkain dapat moderate lang, hindi ba? Binabantayan ko ng food intake ko ngayon. Lalo na nung nasa ospital ako. Ang daming sinabi sa akin ng doktor. Akala ko si Sir Oli ang naging inspirasyon mo eh. Napaseryoso si Lena. Siyempre naman, na-stuck kayo ng isang linggo at halos ilang araw sa rooftop na kayong dalawa lang. Ganyan kayang napapanood ko sa mga palabas. Tapos alam mo na, sa huli, magkakagustuhan. Nakita niya ang kilig sa mukha ni Francine. Oh, bagay na kayo. Maganda ka naman talaga, Lena. Lalo na ngayong pumapayat ka na. Francine, nagbawas ako ng timbang hindi para sa ibang tao. Nagbawas ako dahil ito ang gusto ko. Itong tungkol naman kay Sir Oli, walang nangyari sa amin sa rooftop. Kung meron man, yun yung nagutom kami pareho. Tumangutango lang ang kaibigan. Sa bagay, may girlfriend na si Sir. Lagi nga nandito yun eh. Sabi, inaalalain si Sir Oli pero parang mas nagbabantay. Kiber na ako riyan. Basta itong mga order, iparating mo sa mga kasamahan natin. Yung bayad sa e-wallet ko na lang. Kapag hindi kayo nagbayad sa sahod, kalimutan nyo nang minsang naging magkaibigan tayo. Padabog na ipinatong ni Lena ang mga Tupperware sa ibabaw ng kamay ni Francine bago tumalikod. Napunit ang ngiti niya sa labi ng maglakad palayo. Ano? Tara na? Tanong ni JJ sa kanya. Oo. Saktong pagsakay ni Lena ay ang pagdaan ng kotse ni Oli. Napakunot-noo at napalingon ang binata. What's that, babe? Tanong ng nobya. Nanatiling nakabaling ang leeg niya sa bintana. Hinawakan lang siya ng katabing girlfriend sa braso kaya lang siya natauhan. Babe, ano ba yon? Halos mabali ng leeg mo. Nothing. Mahinang tugo ni Oli habang mariin ang kapit sa manibela. Are you sure? Yes.
Marahan niyang binuksan ang bintana sa tapat ng driver's seat at pasimpleng sinulyapan ang side mirror. Natanaw niya ang pala yung tricycle kung saan niya nakita ang dating sekretarya. Napahinto siya nang makapasok sa opisina. Umabrisyete agad sa kanya si Maureen. "Let's go, babe." Natigilan sandali si Oli. May pamilyar na nanunuot sa ilong niya. "May celebration ba ngayon?" Natigilan sina Francine at ilang kasamahan nito. Nang mapalingon ang mga empleyado ay mabilis na nagligpit ang mga ito ng mga nagkalat na lalagyan ng pagkain. "Hindi pa naman break time ah." Nakangiting aniya naman ang nobya ng boss. Seryosong seryoso naman si Oli nang lumapit sa mesa. Nakita niya ang mga food container. Pamilyar sa kanya yon at ganun din ang amoy. Iba ang pintig ng puso niya. Marahang ngumunguya sina Francine habang pare-parehong nagkatinginan ng mga kasamahan. Nagtataka sila kung bakit natigilan ang kanilang boss at may kung anong emosyon ang hindi nila alam sa mukha nito. "Sir, okay lang po ba kayo?" Lakas loob na tanong ni Francine. "San galing to?" Balik tanong nito habang nakatitig pa rin sa mga pagkain. "Kay Lena po, sir. Order namin sa Imanya." Napakurap si Oli. Hindi nga siya nagkamali. Ang babaeng nakita niya kanina ay ang dating sekretarya. Lumapit si Maureen sa nobyo. "You know what? Dapat tinatanggal na kayo sa trabaho. Puro pagkain ang inaatupag niyo." Sambit ng dalaga. Napayuko naman sina Francine. Dire-diretso na sa opisina si Oli. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Maureen sa mga empleyado. "Take those cheap canisters out of here now, greedy." Mariin ngunit mahinang wika nito bago sumunod sa binata. Tumaas ang sulok ng labi ni Francine nang makalis ang nobya ng boss. "Desperada." Pabulong naman itong bulong. "Are you okay? Oli." Huminga muna ang binata bago tiningala si Maureen. Nakaupo siya sa swivel chair habang walang reaksyon ng anyo. "You need a new assistant. Pwede akong mag-leave sa trabaho. I can be your secretary for the time being. It won't be a problem. Tutal ako naman ang may-ari ng cosmetic company ko." Nagtungo ang dalaga Cecilia at mula sa likuran niya ay ipinatong nito ang mga kamay. "Maureen." Pilit na umiwas si Oli sa lambing ng nobya. "Why? Hindi pa nag-resign na yung overweight mong sekretarya, Maureen?" Pigil na gigil niyang awat sa panlalait nito sa empleyado. "What? Anong mali sa sinabi ko na mataba, lumba-lumba, baboy, dambuhal at balian ng Lena na yon?" Dire-diretso nitong litanya. Galit na tumayo si Oli at hinarap ito. "Stop it!" Nagtiimbagang niyang aniya. Napatitig sa kaniyang nobya. "Gusto mo ba siya? Nagugustuhan mo ba si Lena?" Seryosong dagdag pa nito. Napakurap ang binata. "Simula nang madala ka sa ospital, yung overweight sekretary mo na agad ang una mong hinanap. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, hinahanap-hanap mo siya, Oli. Up until now, pinaniwala ko ang sarili ko na nag-overthink lang ako dahil ayaw kong isipin na ipagpapalit mo ang katulad ko sa isang baboy na yon." Lumambot ang mukha ni Oli. "Don't call her that way, Maureen." Natigilan naman ang dalaga. "Now I know why. Sa kahit na ano, malayong malayo ka kay Lena. You will never be like her." Nang masta kasamang sekretarya, ay pakiramdam niya ay mas nakilala niya ang puso. Kung ano at sino talagang naroon. Kung saan siya tunay na magiging maligaya. At sigurado siyang kay Lena yon. Ang kaniyang mabuting kaibigan, mahusay at mabuting sekretarya. Marami siyang natagpo ang ugaling kaibig-ibig sa dalaga. Higit pa yon sa ganda ng katawan na nakikita ng mga mata. Kung paano ito naghirap mabuksan ang pinto para sa kanya. Lahat yon ay naging sapat para makuha ng sekretarya ang puso niya. Mas lalo lang sumidhi ang nararamdaman niya rito nang hindi niya ito makita ng magising matapos ma-rescue. Nag-alala siya rito ng sobra. Bumalik lang siya sa katotohanan ng buhay nang makita ang nobya at sabihin itong nag-resign ng sekretarya. Dahil yon, ang naalala niya na ipinangako nito
nung nasa rooftop pa sila. Alam niyang huli na ang lahat, pero sa pagkakataon na ito, alam niyang may pagkakataon pa. Lena, anak, may naghahanap sa'yo. Napalingon at napahinto sa pagkain si Lena. Bumagsak sa plato ang tumpok ng kanin na galing sa bibig niya sa pagkagulat kung sino ang nakita. Hi, Lena. Natigilan ang dalawa nang parehong kunin ang kutsara na nasa tasa. Nagkadikit ang mga kamay nila at nagtugma ang kanilang mga mata. Unang bumitaw si Lena. Mauna ka na. Aniya niya. Kasabay at kaharap niya ngayon sa mesa si Oli. Hindi niya alam kung bakit hindi sila sinabayan ng ima niya at iniwan silang dalawa. Kumusta ka? Basag ng binata sa katahimikan. Maayos naman. Nabanggit sa akin ni Mrs. Ligaya na tinutulungan mo raw siya sa pagluluto. Pero bakit parang nabawasan ang timbang mo? Malungkot na sabi nito. Hindi naman tumugon si Lena. Hindi bagay sa'yo. Mas gusto ko yung overweight kong Secretary Lena. Natigilan ang dalaga. Nahigit niya ang hininga nang kunin nito ang kamay niya. Nagdugtong ang kanilang mga mata. Lena. Agad siyang bumitaw at tumayo. Ano bang ginagawa mo rito? I am here to tell you that I love you. Nakatalikod si Lena nang huminto. Bumalik ka na sa kumpanya. Bumalik ka na sa pagiging sekretarya ko. Come back to me, please. Naiiyak siyang humarap kay Oli. Alam mo ba kung bakit kita tinatanong nung nasa rooftop tayo? Kasi ayokong may magustuhan kang iba. Lumapit ito sa kanya. Gusto ko akin ka lang, Lena. Sinapo ni Oli ang magkabila at matabang pisngi niya at tinitigan siya sa mga mata. Nang dalhin ako sa ospital, ikaw agad ang hinanap ko. Mali to, sir. Anong mali rito? Hindi naman na kita employee. You resigned, remember? Hindi ako nag-resigned. Naguluhan si Oli. Yun ang sinabi ni Maureen. Siyang nagsabi sa akin na tinanggal mo na ako sa trabaho. Naghinang ang kanilang mga mata. Mukhang hindi sila nagkakaintindihan. I will not fire my great secretary, Lena. Kinuha muli ni Oli ang dalawang kamay ng dalaga. Lena, wala na kami ni Maureen. Matagal na. Napatitig siya sa dating amo. Hindi magiging tama kung siyang kasama ko. Pero ikaw ang nasa puso ko. I'm sorry if I let a few months pass para puntahan ka rito. But I'm here to tell you, ikaw ang gusto ko. Tumulo ang luha niya na otomatikong pinunasan ni Oli. Mahal kita. Mali. Minamahal na kita noon pa man, Lena. Ngayon, alam na ng puso ko na hindi lang kita basta kaibigan. Kaya hindi na kita pakakawalan. Dinikit ni Oli ang noo kay Lena habang kabig siya sa magkabilang bewang. Hindi ako maganda. Lalong hindi ako sexy. Mahinang dagdag niya habang nagpapalitan ang kanilang hininga. So what? It doesn't matter, Lena. You're all that I need. My overweight secretary. Hindi na niya napigilang yakapin ang binata. Oli, namiss kita. Umiiyak niyang bulong dito habang magkayakap sila. Hindi na siya magpapakipot. Alam na niya ngayon na pareho sila ng nararamdaman ng binata. Nang mastak sa rooftop, doon niya rin narinig ang tinatagong pag-ibig para kay Oli. At nang mawala sa trabaho at hindi ito makita, mas lumaki ang espasyo nito sa puso niya na hindi mapupunan ng kung sino. Mahal na mahal kita, Lena. Sapo-sapo ng mangiyak-ngiyak na si Oli ang magkabilang pisngi ng pinakamamahal na dalaga. Mahal din kita, Oli. Isang halik ang pinagsaluhan nilang dalawa. Oras at panahon ang naging susi para mapagtanto nila ang damdamin para sa isa't isa. Nagpupunas ng luha si Ligaya habang pinanunood ang dalawa. Saksi siya at ang mga pagkain sa mesa sa pag-iibigan na ngayon lang nalaman kahit matagal nang nararamdaman. Nagpakasal sa Lena at Oli sa rooftop na yon. Nagkaroon ng isang anak
at ngayon ay masayang nabubuhay bilang isang pamilya. Sa dumaan na panahon, ay mas iningatan ni Lena ang kalusugan. Nasa tamang timbang na siya para sa ligtas na panganganak sa pangalawa nilang anak ni Oli. Pero sa totoo lang, kahit kailanman ay hindi siya natakot tumaas ang timbang. Maging baboy o balyena at maging pinakamatabang babae man sa mundo dahil alam niyang meron siyang asawa na alam niyang may pusong hindi mapanghusga. At ilang beses na yung napatunayan ni Oli sa kanya. Araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya na walang makahihigit sa kanya. Araw-araw siya nitong inaalagaan. Sigu-segundo siyang minamahal. Kasama ang kanilang mga anak. Napakalapit lang pala sa kanya ng pag-ibig na inaasam niya at ng taong makakatanggap sa kanya ng buong puso. Mas napatunayan din ni Lena na wala naman talaga sa hubog ng katawan o sa timbang ang tunay na pagmamahal. Maswerte siyang matagpuan ito sa lalaking nakita ang kamahal-mahal sa kanya, higit sa timbang na sinusukat ng iba. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!